guys! Welcome to my vlog. So for today's video, gusto ko lang i-share sa inyo kung paano ko na-hit yung 1K subscriber ko within 1 month. Then, na-monetize siya agad after 3 months. So sa lahat ng nagbabalak na magiging vlogger dyan, so para po sa inyo to. Bago ang lahat, gusto ko lang sana pasalamatan yung mga tao na nasa likod ko kaya naging matagumpay yung YouTube channel ko. So, salamat pala kay kuya na si Joey Dumopoy. So, lagi nakasupport yan. Kahit sa anong bagay, lagi yan nakasupport sa akin. So, sa dalawa kong hipag, si Lady Sidmano tsaka si Rona Dumopoy. Yung plano talaga kasi guys na kaya nagawa yung YouTube channel ko na to, yung ano lang, yung magmumukbang lang kami sana pag halimbawa mag-off kami, tapos ano, magmumukbang lang kami tapos i-record namin, tapos yung i-upload namin sa YouTube. So yung plano-plano lang na alam mo yun, magmumukbang tapos i-upload lang, ang layo lang nang narating. So, yun. So, masaya ako na ganito na kalayo yung narating ng YouTube channel ko. So, again, maraming salamat din pala sa mga pinsan ko na sina Lailin Mahabagi, sina Miriam Andrade, si Mary Rose Andrade. Sila kasi yung halimbawa pag may pinapalista ako yung mga names ng mga subscriber ko or ano, bago ko ipaparapol. So sila yung tumutulong sa akin. So napapagaan yung mga trabaho ko dahil sa tulong nila. Pinapasalamatan ko din pala yung mga tao na kahit hindi ako kilala pero andyan nakasupport sa akin. Simula hanggang ngayon andyan pa rin sila. So sana magtagal kayo sa YouTube channel ko at sana napasaya ko kayo at nag-enjoy kayo sa YouTube channel ko. Kahit nahihirapan na kayo kaka-SS ng mga pinapa-SS ko na yan, 'di ba? Alam niyo yun guys, yung ewan ko na kung ano. Yung iba na stress na kasi yung babagal nila mag-comment dun sa mga comment section. So pupunta tayo sa usaping paano ko nga ba na-hit ang 1K subscriber within 1 month tapos na-monetize yung YouTube channel ko within 3 months. So, hindi siya madali guys. Mahirap. Pag hindi mo tinutukan. So, kasi ako, hands-on ako. Tapos, yung goal ko talaga, ano, yung ma-monetize yung YouTube channel ko. So, sa mga marami kasi sa akin nag-chat, yung mga humingi ng tulong, yung mga ganun-ganun. So, ako, hindi naman kasi ako mayaman. So, yung naisip ko yung YouTube channel na to na way siya na para yung kung ano man yung kikita niyang YouTube channel na to, mapupunto sa kanila. So, syempre, di ba, sila yung tumutulong sa'yo na magpiplay ng mga videos mo, tapos hindi nagsiskip ng ads. So, antay-antay lang, mabibigyan ko kayo lahat. So, yung first pala na ginawa ko dyan, guys, first, gumawa ko ng Facebook page group. Yung pangalan niya ay Jessica Dumopoy Vlogs Group. So, yung ano pa lang noon, yung tao pa lang doon sa loob, ako, tapos yung admin, yung syempre yung ginawa kong admin, pamilya ko din. Yan, sina Joey, kuya ko, tapos yung dalawa kong hipag, si Lady, tsaka si Rona, tapos yung mga pinsan ko, sina Lailin, Mary Rose, tsaka si Miriam Andrade. So sila. Pag nagsimula ka kasi sa Facebook, syempre marami kasing taong active sa Facebook. So nagsimula ako sa Facebook. So gumawa ako ng Facebook page group na Jessica Dumopoy Vlogs Group. Tapos ano ba yung ginawa namin nun? Nagpapalaro. Tapos yung mga nagpapa-invite, yung mga ganyan. Tapos syempre parang ano din yan yung parang tulong mo sa kanila, tapos syempre pag nag-subscribe sila tapos ikaw nagpapalaro ka, so
give and take. Kumbaga, nag-subscribe sila sa'yo, tapos nagpaparapol ka. So, first guys, na ginawa ko nun ay gumawa ko ng group namin, yung Jessica Dumupoy Vlogs group. So, yung admin dyan, si Joey, yung kuya ko, yung dalawa kong hipag, si Lady, tsaka si Rona Tibulan. Tapos, yung pinsan ko na si Lailin Mabagi, tsaka si Miriam Andrade, tsaka si Mary Rose Andrade. So, yung simula pa lang noon, kami-kami pa lang naman. Tapos, yung una agad na naisip ko noon, mag-invite. So, syempre, yung Facebook, mas ano kasi yan, mas active na site ng social media. So, inuna ko muna yung ano, Facebook. So, nag-invite sila. Tapos, yung mga friends din nila, nag-invite din na maki-join sa group na yon. Hanggang sa 7 pa lang kami sa loob. Hanggang ngayon, na naging 990 na yung members namin sa aming grupo. So, sa lahat ng mga grupo dyan sa loob, maraming maraming salamat sa mga active na member na, alam mo yun, yung ano sila, yung active sila sa pag-share ng mga, halimbawa, pag nagba-vlog ako, tapos may premiere, tapos inaano nila yan guys, sinishare sa mga Facebook page nila. So, mas madali kasing ano, mas madaling makahatak ng mga viewers pag nagsimula ka sa Facebook. So, Facebook muna, tapos dun ka magla-live sa YT, yung parang ganun. So, yung nagturo lang sa akin na mag-live sa YT, yung si Shea Manuel. Siyempre kasi ako noon sa Facebook group namin, ako nagpapalaro dati. Yung mga, halimbawa, nag-subscribe ka sa akin, tapos ililista namin yan lahat, bababa. So, ililista namin yan lahat. So, every, di ko alam kung dati kung anong, ano namin, palaro namin dati. Yung sa every week, ata, kami nagpapalaro nun. So, each 500, o diba? So, yun, siyempre, yung mga tao na iganyo din na sumali. So, nag-subscribe din sila. Tapos, ayun. So, yung iba nananalo. Yung iba, siyempre, hindi naman parating panalo. Meron ding, ano, talo. So, yun. So, ang daming sumali nun. Tapos, ang daming nag-subscribe. So, sa pamamagitan lang naman ng paparapol mo, dun, parang nakakatulong ka. Dun ka lang naman nakakatulong yun sa pagparapol. Tapos, sila magsusubscribe sa'yo. Then, itong si Shea Manuel nagturo sa akin, what if daw na mag-live ako dun sa YouTube? Eh, same lang naman. Pero, pag sa YouTube kasi, di ba, yung 4K watch hour, kailangan mo yan ma-hit before 1 year ata, di ko alam. Basta yan, yun lang yung ano ko, parang may ano yan ata, may limit, may pinaka-limit na dapat within this year, mga ganun, or this month, or what. Within this year ata, yung mga ganyan, na dapat ma-hit mo yung 4K watch hour. Tapos, yun. So, trinay ko na mag-live sa YouTube. So, yung viewers ko pa lang naman. So, yung unang viewers ko pa lang noon, yung sa first live ko sa YouTube, mga 3 ata, 4, yung ganyan. Hanggang sa umabot sa 60 viewers nung nagpa-Thanksgiving ako sa lahat ng mga subscriber. Kasi yung nagpa-Thanksgiving ako sa mga subscriber ko. So, syempre, yung rules ko kasi noon, kung wala sa live, hindi nila makukuha yung 500. So, sila, syempre, sino ba naman yung ayaw ng 500? So, naging active sila noon. So, nakuha ko yung 60 viewers. So, hanggang ngayon, tapos kahit bumaba naman, kasi siyempre, hindi naman lahat free sa YouTube, tsaka yung iba walang pang YouTube. So, kahit ganun pa man, kahit yung viewers ko ngayon nasa 30, yung mga ganyan, yung nasa 20, nagpapasalamat pa rin ako dyan, guys. Kasi kahit ganyan lang kaliit yung viewers mo, at least, ano sila, yung parang active, yung parang hindi... Marami pa naman 'yan, 'di ba? Pasalamat ka na lang na may dalawa o tatlo na nanonood sa live mo, 'di ba? Kaysa naman wala.
So, sa lahat ng mga 20 viewers or 30 viewers na laging nanonood sa live ko, maraming salamat, guys. About pala sa Monetized, guys. Ano siya? Within 3 months na Monetized agad ako. So, yung ano lang naman dun, kailangan pala hindi naman daily yung pag-vlog mo. Halimbawa, pag sa one week, dapat may vlog ka na 3 or 4 vlogs. Yung parang active ka dapat. Tapos, yung sa akin kasi, kaya pala natagalan siya para ma-approve ni YT. Kasi more on YouTube live kasi ako dati. Hindi ako nag-vlog. Kasi yung iniisip ko, ano ba naman yung iba vlog ko? So, parang trinay ko na rin na mag-vlog na kahit ano lang yung iba vlog ko, yung parang ganyan. Pero in fairness, di ba, marami pa rin nanonood. Kahit yun yung vlog mo, nanonood pa rin sila. So, yun, namonetize ako after 3 months. So, kapag ma-hit mo yung 1K subscriber, tapos ma-hit mo yung 4K watch hour, tapos mag-a-apply ka to monetization, tapos mag-aantay ka ng sa akin 1 week. 1 week yung inantay ko. Then, tsaka ako pinadalhan ng message na yun nga, na-approve na ako sa YouTube partnership, yung ganun. So, hindi siya ganun kadali. Mahirap din siya pag hindi mo tinutukan at walang tumutulong sa'yo, no? So, nagpapasalamat ako sa mga tao na nasa likod ko, yung kuya ko, yung dalawa kong hipag, tsaka yung mga pinsan ko dyan. So, big thanks sa kanila kasi alam niyo yun, ang layo nang naabot namin. So, eto na siya. So, congrats sa lahat-lahat, guys, kasi naabot natin to. So yung ano lang naman ng YouTube channel ko, hindi po para sa akin 'yan. So yung purpose talaga niyan kaya ako gumawa ng YouTube channel kasi gusto ko makatulong. Kasi na-inspired ako dun sa vlogger na taga Aklan, si Archie Hilario ba 'yun? Archie Hilario, tapos tumutulong siya diyan sa Aklan. So iniisip ko, what if na gumawa din ako ng YouTube channel, tapos yung ganyan, yung tutulong din sa mga kapwa. So yung purpose niyan, lahat ng kikitain ng YouTube channel ko mapupunta yan sa mga taga Aklan at sa kung sino man diyan yung nangangailangan ng tulong. So yun. So alam ko lang naman, yung hindi naman ata yung karakihan yung kita. So kahit ano pa man yung kikitain niyan, lahat yan itutulong ko dyan sa mga taga-Aklan. So, antay-antay lang tayo, guys. Baka, syempre, dadami rin yung mga subscriber natin. Tapos, sana, mas maraming manood sa ating YouTube channel. So, yun. So, yun, guys. So, gusto kong magpasalamat sa lahat-lahat na nandyan sa akin mulat simula hanggang ngayon na nakatutok pa rin sa mga pa-premiere ko o di kaya sa mga pa-games ko o di kaya sa pa-live ko. So, salamat. So, sa mga kapwa ko dyan na gustong maging vlogger, so, kaya nyo yan. Kung kinaya ko, syempre, kakayanin nyo rin. Hindi siya madali, pero pag tinutukan mo siya at maging seryoso ka sa kung ano may yung goal mo sa buhay, yung gusto mo maging matagumpay yung YouTube channel mo, syempre, bigyan mo ng oras, saka seryosohin mo. So, that's it, guys. So, kung like nyo po yung video na to, please like, comment, share, and subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel. At huwag kalimutang pinutin ang bell button para updated po kayo sa mga video na ina-upload ko. So maraming salamat. See you on my next vlog. Bye!